Welcome to my kitchen. In today's video, mag-share ako sa inyo ng isang recipe ng Coco Macarons. So, ang i-share ko sa inyo ay 6 ingredients lang. At iba ito sa aking old video na Coco Macarons na maumbok. So, ang gagawin natin ay flat ang surface. So, ganito ang kalalabasan ng ating gagawin ngayon. So, ayan, before we start, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi niyo updated sa aking mga new videos. So, ayan guys, eto na yung ating mga ingredients sa paggawa ng ating masarap na Coco Macarons. Kailangan natin ng 4 pieces eggs, all-purpose flour, margarine or butter, sugar, desiccated coconut, and last, ang ating Jollicow condensada. So, ayan lang po yung ating 6 ingredients na kailangan natin sa paggawa ng ating Coco Macarons. At para sa iba pa nating kailangan natin ng malaking mixing bowl, whisk, kailangan natin ng measuring spoon, kailangan din natin ng popsicle stick. Ito yung gagamitin nating pantulak sa ating mixture para maganda yung paglagay natin sa ating mga cupcake liner. Liner. So, ito ay 3/4. At kailangan natin ng macaron tray. So, ito yung gagamitin kong tray. So, guys, ayan lang ang ating mga kailangan. Kaya, pwede na tayo mag-start. So, napakadali lang ng procedure sa paggawa ng ating Coco Macarons. Ito yung ating sugar. So, dapat ang inyong margarine or butter ay medyo room temperature na. Yan, ganyan siya kalambot dapat. Next ay ang ating eggs. 1, 2. So, inisa-isa ko yung paglagay ng itlog para ma-check ko yung eggs kung walang sira. 4. So, next, gagamit tayo ng Jollicow condensada. Pwede pong dalawang can nito. Ayan. Or, ang gagamitin ko, kagaya ng gagamitin ko na 1 kilo, hahatiin ko siya sa 4 na parte at yung 3 parte ang ilalagay ko sa ating bowl. Ayan, nag-iwan ako ng 1/4 sa ating can. Ayan, kung may tira kayo, takpan nyo lang. Ayan, hindi na siya matatapon. Next, kailangan lang natin itong i-mix. I-mix lang natin to para yan, matanggal yung mga buo-buong buttercup na nilagay natin. So, kaya dapat ang margarine or butter nyo ay room temperature para madali siyang ma-mix well. Ayan, after nating mahalo, so okay lang yan kung may mga buo-buo pang buttercup. I-mix pa naman natin yung mamaya. Kuha tayo ng salaan at ang ating all-purpose flour. So, after nating mailagay yung ating all-purpose flour, mix ulit natin. So, this time, hindi na pang whisk ang gagamitin ko. Gagamit na ako ng sandok. So, ito yung ating desiccated coconut.
Ayan, ready na yung ating mixture. Ayan, dito sa part na to, madali na lang to, magbe-bake na tayo, ready to bake na to. Basta nahalo nyo na lahat. So, dito sa part na to, maglalagay na tayo ng ating liner. Ayan, 3/4 size to. Ito yung aking gagamitin kasi saktong-sakto to sa aking tray. So, manipis lang yung gamit ko. Ito talaga yung binibili ko pag gumagawa ako ng mga macaron na pambenta, pang regalo, kasi mura lang siya. Etong gamit ko, measuring spoon ay 1 tablespoon. Yan ang use ng popsicle stick para malinis yung paglalagay natin sa liner. So, ayan, nakapaglagay na tayo. Ayan na. Pupunayin ko itong medyo kulang. Tapos, aayusin natin. Kaya tayo may popsicle stick. Ito yung use ng popsicle stick ko pag gumagawa ko ng ganito. Inaayos ko siya. Isa-isa. Dagdagan natin yung mga bitin. So, ayan. Wait na lang natin. Ma-preheat yung oven natin. At ready na ang ating tray ng coco macarons. So guys, ayan, na-preheat na natin yung ating oven. At ilalagay ko na yung ating, ayan, na-prepare na coco macarons. Inilagay ko siya sa second layer sa baba. Ang heat natin ay up and down. Tapos isiset ko siya sa 175 at 20 minutes. So 20 minutes, sakto lang yan. Kasi pag 25, kung gusto nyo medyo brown ang ibabaw, pag 15 minutes, hilaw pa siya. So, 20 minutes, saktong-sakto lang yan. So, balikan natin to after 20 minutes. So, ayan, eto na yung ating coco macarons after 30 minutes. So, guys, hindi ito 20 minutes. 30 minutes ang baking time natin dahil 20 minutes, medyo lighter pa yung ibabaw niya. So, ayan, after 30 minutes. So, eto na yung magiging, ayan, itsura niya after 30 minutes. Nagdagdag ako ng 10 minutes kasi kanina, chinek namin, 20 minutes, medyo lighter pa siya. So, tatanggalin na natin dito sa ating tray. I-cool down muna natin ito at magsasalang tayo ng another batch. Guys, ganito ang kanyang finished product. Ayan. So, itong kinuha ko, mainit-init pa. Ayan. Ayan ang kanyang kulay. Ayan. So, ayan. I-cool down muna natin itong last natin. Sinalang, tapos mag-taste test tayo. Ito na yung ating finished product. Ayan. Ayan na yung nagawa natin. Nakagawa tayo ng 76 pieces ang nagawa natin. So, meron pa dun yung natitira yung 4. Sabi ko nga, minsan may mga sobra-sobra. Ayun, nakakagawa pa tayo ng mga ilang piraso. So, ayan, nakatatlong salang tayo na tray. At meron pang konting sobra. So, nakagawa pa tayo ng 4 na ganito. Bali, 76 pieces ang nagawa natin. So, ito na siya. Ito na yung finished product. Ganyan siya ka-cute. Ayan, mag-taste test na tayo dito sa hindi na mainit. Ayan, I'll pick you. Ayan. Alam niyo yung ginawa ko nito kagabi? Ayan.
eto na lang yung ginawa ko nung nagla-live ako. So, eto gumawa na naman ako. Siguradong ubos na naman to. Ha? Sarap niya sa kape. So, gusto ko tong partner sa kape. So, eto yung pangalawa nating taste test. Itong tamis nito, sakto lang. So, pwede kayo mag-adjust sa sugar kung gusto nyo i-adjust ng lower or higher pa. So, depende sa inyo. So, guys, sana nag-enjoy kayo sa ating recipe ng Coco Macarons made with Jolly Cow condensada. At eto na nga ang ating finished product. So, sana i-try nyo to at gawin nyo another business idea. So, para naman sa nagtatanong ng mga measurement, ilalagay ko ang measurement sa ating description box. At para naman sa costing, maglalagay ako ng ating costing para meron ko yung idea kung paano nyo ininegosyo ang ating Coco Macarons recipe. So, ayan guys, thank you for watching and I hope to see you in my next video. See ya! Bye-bye!